May mga unforgettable moments ba kayo ng karelasyon nyo? Yun bang masarap balikan ng mga pictures na nakuha habang ginagawa nyo yun? O kaya nasa biyahe kayo, kuha ng pictures. Sa panahon ngayon, sa sobrang bilis ng oras, dapat may mga pictures tayo ng nakaraan para masarap balikan ang mga moments na ito. Memorable moments, ika nga, mga moments na gusto mong huwag tumakbo ang oras, yung gusto mo ganun na lang muna. Walang aagaw, sa'yo at sa'yo lang, na sana i-extend ng Diyos ang mga minutes habang dumadaan yon. May tanong ako, matagal na ba yung memorable moments na hawak mo? Ang moment na yon ay hindi na kailangan na gumastos kayo ng malaki at nag-travel kayo o kaya marami ang taong involved. Last month ba yan? Last year? 2 years ago? 3 to 5 years ago? Masasabi mo ba sa kanya na hindi siya nakaharap na sa isip mo lang sasabihin sa kanya na masarap balikan ang dating tayo? Kapag medyo matagal na ang hawak mong mga memorable moments, mukhang wala kang bagong hinahawakan. Mukhang hindi ka na nakamove on sa memorable moments na yon at parang hindi na siya nasundan kasi nga wala nang sumunod. Kasi nga busy na kayo at nawala na kayo ng time. At marami pang rason kung wala nang continuation ng mga memories na kahit sa isip at puso mo ay nakatago. Tanong, sino bang nagkukulang pag wala ng karugtong ang mga sanay marami pang memories na magagawa habang magkasama kayo sa buhay? Sa paggawa naman ng memories, dapat dalawa kayo dyan. Oo, minsan sa isa nagmumula ang idea, pero kayo pa rin dalawa ang magdidesisyon kung gagawin ang bagay na yan. Alam mo ba, kapag nakausap mo ang mga matatagal nang nagsasamang mag-asawa at medyo nasa dulo na ang kanilang mga edad, ang sasabihin nila sa iyo kung may gusto pa silang gawin ay sasabihin nila sa iyo, sana mas marami pa kaming ginawa noong kaya pa naming gumala. Sana mas marami pa kaming ginawang memories noong kami ay malakas pa at kaya pang maglakad. Huwag kang pumayag na dumating kayo sa ganito. Habang kaya pa, gawa pa ng maraming memorable moments. Damihan ng planadong lakad, lagyan din ng mga hindi planadong mga lakad. Kung kaya pang gumawa ng mga desisyong, bahala na tayo pagdating natin doon. Dahil pagtanda ninyo, ang mga bagay na yan ang pagkukwentuhan ninyo. Pagtatawanan ninyo, pagmamalaki ninyo sa mga anak nyo at mga apo ninyo. Maganda ang regalo ng buhay. I-enjoy ang bawat oras. I-appreciate ang ganda ng mundo na ginawa ng Diyos. Sabi nga sa Psalm 16:11, "You make known to me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore." Thanks for watching! Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you!